sa buhay mo ikaw. Kapag palad feeling mo ikaw'y nasasaka. Diyos, ikaw ang
Yun po yung kantang sapat mula sa Papuri 21. Indeed, sapat po ang biyaya ng ating Panginoong Jesus po sa atin. Isang mapagpalang hapon buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo mga kaibigan? Kamusta po dyan sa inyo? Saan man po kayo nakikinig ngayon? I hope na nasa mabuti po tayong kalagayan. Medyo maulan sa labas. Dyan ba sa inyo maulan din ba? Or ano bang mga ginagawa sa inyo? Friday. Sa mga kaibigan natin na may pasok pa. Samahan niyo po ako dito sa ating programang Papuri Radio. Papuri Buhay 4:30 po ng hapon. Kaya samahan niyo po ako ang inyong kaibigan at kapapuri Miga Jen. Dahil Papuri time. Ni-request niyo na po ang song. At ng Oktobre, marami tayong ng Oktobre. Sabi nga, merong Breast Cancer Awareness Month, Domestic Violence Awareness Month, Liver Awareness. Lang. Ano po kayo sa health?
Talagang ito yung sineselebrate natin every October, Mental Health Month. Pero alam nyo ba, every October ay sineselebrate din po natin itong Pastor Appreciation Month. Kaya shout out sa lahat ng mga pastor po dyan. Talagang tangkinikin po natin itong sa pagse-celebrate po sa ating mga pastor. I-appreciate po natin yung mga effort nila, yung panalangin nila po sa atin. Walang sawang pananalangin ang ibinigay nila po sa atin. Kaya parangalan po natin sila ngayong buwan. Although, every day naman po. I mean, every moment sa buhay natin. Or include po natin sila sa ating panalangin. Pero ngayong buwan, i-appreciate po natin sila. Kaya, kung meron ka ng piniprepare dyan ng mga gift, ibigay outside dyan, ang pag-advise sa atin ngayon, spiritual leaders sa ating mga pastor. Kaya nga po sinabi dyan sa 1 Thessalonians 5:12 to 13 sa Tagalog po, sabi dito, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Kaya dapat galang po natin yung mga pastor. Kasi kung andyan po siya sa andyan po sila sa church natin, bigayan po sila magturo upang mag-guide po sa so, sabi nga, i-honor po natin ang ating mga leaders in the Lord's work. Lord, among spiritual guidance, show them respect and wholehearted love because of their work. Kasi alam niyo po, si Paul, ministeryo. Kahit na walang sweldo, 'di ba? Pero andyan yung heart niya sa ministry eh, 'di ba? Kaya siya din po ay nasisiyahan na merong mga kapatiran na tumutulong po sa mga leaders. Na kahit na hirap din po sila, pero patuloy na tumutulong sa mga leaders, sa ministry, upang maipagpatuloy din po ang gawain ng ating Panginoon. Kaya yung ating mga pastor, kahit na napakahirap, ang dami pang ilog, ang lalakbayin, bundok, upang maibahagi lamang po ang salita ng ating Panginoon. Kaya dapat i-appreciate po natin ang ating mga pastor. Mahirap kaya mahirap din magpastor. Mag-prepare ng ng word ni Lord. Talagang ang iba late na matulog para lang po maghanda ng maghanda ng ipipreach para sa Sunday. Minsan nga po, everyday, wala nang pahinga ang pastor eh. Monday, merong visitation. Tuesday, merong birthday. Wednesday, yung parang ang daming pastor. Kaya kailangan talaga natin silang ipag-pray at i-honor. I-appreciate ang kanilang mga ginagawa. Kaya ikaw kaibigan, kung meron kang kilala dyan or i-shoutout po naman ang iyong mga pastor, ang inyong mga pastor pala. Shoutout niyo dito. At kung may mga mensahe din po kayo sa inyong mga pastor, pwede din po ninyong ibahagi dito sa ating programang Papuri Radio Show. Ang ating numbers sa Globe 0975-548-4983 0975
0968-548-4983 or sa ating Smart number 0963-180-1469 or pwede din po kayo magpadala sa ng inyong mga mensahe sa ating Facebook 1062DXKI-FEBC Radio. And also, pwede din po kayong makinig via FB Live kasi naka-FB Live naman po tayo. Share nyo lamang po ang ating FB at i-like para makapakinig po kayo sa ating FB Live. And also, pwede nyo din pong i-download ang ating mobile app. Yung ating mobile app sa kung naka-Android phone po kayo, download nyo po sa inyong Google Play, FEBC PH Stream, or sa inyong iOS na phone, FEBC PH Stream. Kung pwede, kung meron po kayong mga internet connection, pwede din po kayong makinig via online. Search nyo lamang po, www.febc.ph. Ito para po sa ating mga pastor. Tandaan po natin na hindi din po mahirap. I mean, hindi madali pala. Hindi madaling maging alagad ng ating Panginoon. Pero kayang-kaya dahil andyan po siya na ating kanlungan, andyan po siya na ating lahas, andyan po siya na nagbibigay sa atin ng kanyang sapat na biyaya po sa atin. Kaya ito po ang kantang Kanlungan mula sa Papuri 22. Anuman po ang ating mga kinakaharap po ngayon, ito po ang ating mga pastor, nag-a-adapt pa rin po sa new normal. Pero tandaan po natin na andyan po ang ating Panginoon na ating kanlungan. Before po yan, shout out po pala sa nakikinig via FB Live sa aking classmate, kay Grace El Chocolorania. Congratulations sa kanyang second baby. Ayun. Hello din po kay Bulak, nakikinig, at saka kay mama ko na nakikinig din po ngayon. Ito na po ang kantang Kanlungan para sa lahat ng mga pastor, para po sa bawat isa na nakikinig po ngayon. Kanlungan ng puso sa habang
Sa gitna ng tagtuyo, ang tinig ng aking himig ay dumadaloy mula sa'yo. Iginuhit ang mga tara, mga tanawin na nakitulong ang tla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. Okay, rami na nangyayari na panghinaan na nagdamdamin, ngunit pag-ibig ang nagpalaya at aking takot na wala na. Tumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang bakay ko, kalooban mo, sila ng puno, puno, ang puso ko na ang malaya at nagtaga, na lumaya ang tihayan, ang iyong mga nangyari. Ang iyong mga hangarin sa mundo. Press 40 ang ating oras, mga kaibigan. Si Jesus po ang ating angkla ng ating buhay. Kahit malakas man yung alon or ng bagyo, ng mga problema sa ating buhay, pag yung faith natin ay naka-angkla, we will not be shaken.
sabi niya. And hello din po sa mga nag-like ng ating FB Live. Si Brother Ken. Hello po, Brother Ken. Sabi niya, magandang hapon, Miguel Jen. Magandang hapon din po, Brother Ken. Kamusta po dyan sa May Lambayong? And hello din po kay Kuya Season Lamaan. Good PM, Kuya Season. Kasama ni Lorena Season. Isang mapagpalang hapon po sa inyo. And also, hello din po kay Zamor Montano Castañares Sedusta. Ayan, salamat po sa pakikinig. Isang mapagpalang hapon dyan. Yun. And also, binabati ko din po yung mga kaibigan natin. Yung mga kasamahan ni mama ko dyan sa may Kuwait. Ayan, salamat po sa pakikinig. Hello din po kaya Sis Hazel. Oh, siguro si Ate Hazel ito. Ate Hazel Paula. And also kaya Lovely Gaga Kabangkala. Thank you so much sa inyong pakikinig. And also kay Ate Minda Meramon, kay Brother Mar Batoy, kay Ate Zel Custudio, kay Ate Al Mercano. Thank you so much sa inyong pakikinig po. Ayan, dyan pala sa may Bagong Bayan. Unahan ng isula. Palagi talaga ako inakorrect dito ni Brother Ken. Sa Bagong Bayan pala. Hindi pala lang bayan. At unahan ng Keter dyan sa may Bagong Bayan, Kabuling. Medyo maulan, no? Malamig ang masarap mag kape. Ano bang merienda natin dyan? Masarap magkape ngayon dahil malamig. At partner po ng kape yung cookies ni Meron siyang cookies na pinadala dito kanina. Thank you so much, Ate Sha. Ngayon, pag-usapan po natin bakit natin sinasabi every October Appreciation Month o Pastor Appreciation Month. So sabi nga, it is a special congregation set aside each year to honor their pastor families for their sacrificial dedication. Kaya dapat yung mga members or the congregation talagang mag-initiative, no? Surprise! Surprise si Pastor! Pero baka narinig ni Pastor ngayon sa DXKI na may gagawin palang Pastor Appreciation yung mga members. Pag-usapan natin, kailan ito nagsimula? Itong Pastor. So, sabi nga, is a special time that congregation set aside each year to honor their pastors and pastoral families for the hard work, sacrificial dedication, and multiple blessings provided by this special people. Kasi, aminin mo, isa si Pastor, successful ka, di ba, kaibigan? Isa din si Pastor na nag-pray para tayo po ay makapagpatuloy, mag-persevere po sa pag-serve kay Lord. At isa din po ang ating mga pastor na nag-encourage po sa atin every time na magda-down po tayo. Ayan, sila po yung ginamit ni Lord as mouthpiece niya upang tayo po ay makarinig ng kanyang salita. So, it is typically scheduled in October but can be held anytime. Kahit kailan gusto nyo pong mag-celebrate ng Pastor's Month, no problem. Pero, talagang mostly sineselebrate ito every October. So, it is also important
bakit importante na magse-celebrate tayo? So, it is important to remember our pastor, to appreciate them, to affirm them, and to support them in prayer. Kasi sila palagi, whole year, nagpe-pray sila sa atin. So, our time to support them in prayer, lalo ng ating mga spiritual leaders throughout the entire year. So, the nature of the service provided by pastors and their families is unique. Totoo yan. So, iba-iba po yung mga services na ibinibigay po ng mga pastor sa atin. Meron din mga pastor na kahit hating gabi, or pwede niyo po akong puntahan upang ipag-pray. Oh, talagang si pastor, kahit nahihirapan, puntahan tayo, no? At mayroon din po, sabihan lang na muna kayo, ha? Kasi mayroon pang ministry yung pastor. Ibang ganun. So, talagang every pastor, mayroon silang para sa kanilang family or congregation. So, because God has entrusted to them one of the most precious of assignment, well-being of His flock. So, when a pastor becomes ineffective, the very souls of his or her parishioners are endangered. So, pag ang pastor ay nangihina or hindi, talagang ang mga flock niya po ay nasa endangered din. Kaya kailangan talaga natin ipag-pray ang ating mga pastor. Pastors and their families live under incredible, ito po ba yan, mga incredible pressure ba ang na-experience nyo? Tanungin natin yung mga PK. Lalo na yung mga PK, no? Yung ating mga pastor. At yung mga asawa ng pastor. Kamusta po kayo? Hindi lamang po mga pastor. Pati din po yung mga pamilya ng mga pastor natin ay pressure na sa ilalim ng incredible pressure. Their lives are played out in a fishbowl with entire congregation and community watching their every move. Yun yung mahirap, no? Kasi pag ikaw po yung nagli-lead sa congregation, talagang lahat ng mga mata ng congregation ay nasa iyo. Expected to have ideal families, to be perfect people, to always be available, to never be down, and to have all the answer that they need. Our own lives stable and moving forward. Pero alam nyo, mga kaibigan, those are unrealistic expectation to place on anyone. When a pastor becomes overwhelmed, seems depressed, burnout. Aminin natin. Di ba po? Pag sorry, parang nanghina. Nade-disappoint tayo. Pero normal lang naman po yan kasi they're also human. Nakaka-experience po din yan sila ng nga po ang i-appreciate. Kailangan natin sila why God has instructed His servant. So, ngayon pong October, ngayon pong buwan ng October, ay appreciate natin, i-recognize po natin ang ating mga pastor, ang mga shepherd po natin. So, sabi nga sa first sa Tagalog ko po basahin, 1 Timothy 5 verse 17, sabi dyan,
But the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. And talagang double honor po dapat yung ibigay natin sa kanila, lalo na yung mga nagtuturo sa atin ng salita ng ating Panginoon. Yung mga nagpo-preach po ng salita ng ating Panginoon. Anong sabi ng... First Timothy 5:17. Bago ko po yan basahin. Hello po kay Sir Jan Lansaderas. Good be a Ma'am Jan and glory to God of His goodness and providing their needs. Shalom. Po. Thank you po, Sir Jan. Praying talaga sa ating mga pastor. Sabi dyan sa 1 Timothy 5:17, ang mga matanda na sa iba yung kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sabi nga, may karapatan sa iba yung kapurihan. So double honor dapat yung ibigay natin sa kanila. Lalo na yung mga nagtuturo at nagsishare ng salita ng ating Panginoon. The good news is that we can make a difference. Pastors Appreciation Month is one way we can counter the negative erosion in the lives of our spiritual leaders with the positive affirmation din niya. Alam mo kaibigan, hindi lang po dapat si pastor yung nagsishare ng mga encouragement or yung prayer, dapat tayo din po. So it's our time to give affirmation to our pastor. Dahil kailangan din po yan nila. So mamaya sa ating prayer time, ipag-pray natin yung ating mga pastor. Hello po kay Brother Jason Tonog sa Tonog Family dyan sa May Tacorong. Happy listening! Hello din kay Nanay Linda Samonte. Happy listening po dyan sa Mikey Palbig. And also kay La Ate Janet, kay Jeho, kay Joy, kay Miga EJ, kay Shobe, kay Brother Janjan, at kay Kuya Ed. And also kay Ate Merly Hospital. Hello din po kay Mami Vilma Fusingan dyan sa May Isulan. Happy listening. Shout out pala sa lahat ng mga pastor. Siguro... nung last day na. Merong akong pinasa kay Pastor Alex. Merong acronym yung ano, yung pastor. Hanapin ko yung acronym ng mga pastor. Kasi meron acronym yung mga pastor eh. Pastor. Pagbigyan na natin kasi minsan lang yung ano, Day para sa ating mga pastor. Alas 3:55, bago ko po i-share yung acronym ng pastor, ito po muna ang kanta para sa ating lahat. Ito kay Dakila ng Pag-ibig Mo mula sa Papuri 21 at itong kantang mula pa rin sa Papuri 21, Ikaw Ay Diyos.
sumusungo sa iyong lingkod. Inukong Yesus. Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagugulo, mihana, napabalot ng panghihina. Sa iyo,
Alas 4:04 ng ikaw and buhay po natin. Hindi siya nagkakamali. Kaya siya po ay Diyos. Alam po natin inoon na hindi nagbabago. Hindi na ang dapat po ang ating pagkatiwalaan. Ngayon, isi-share ko na po sa inyo yung acronym po ng ano, pastor. Ito po yung sinare ko po kay itong acronym. Natin ina-appreciate yung ating mga pastor. Kaya pag so, ito po, pastor, letter P? Ano kaya? Pogi, di ba? Letter A, pogi. Letter P ng pastor. And letter T, talagang pogi. Letter O, over sa pogi. And letter R, ready. Yun po, talagang walang kukontra ha, dahil buwan po nila ngayon. Pagbigyan na natin. Pastor Jan. Shout out sa lahat ng mga pastor natin na ang pupugi po. Over sa pugi.
Hello po kay Sis Grace Padua and also kay Tilda Rama. So, we believe that the concept of pastor appreciation started with the Apostle Paul first Christian churches. So, in Timothy, first to direct the affairs of the church double honor. Sabi ko kanina sa 1 Timothy 5. At dyan din sa 5:12-13, respect those who work hard among you. So, kailangan talaga natin respetuhin ng ating mga pastor. Dahil, hindi man natin ginawa, but they are working hard sa atin. Manalangin, sila po yung nagpe-pray kay Lord upang tayo ay i-bless. Grabe talaga yung rule ng mga pastor, di ba? Who are over you in the Lord and who are the highest regard and love because of their work. So accordingly, over the centuries, decades, and years, pastors have been recognized and honored, either formally or informally. So hindi lamang po yung mga pastor, but also their family. Bigyan din po natin sila ng highest honor, yung family at saka yung pastor. Name and began emphasizing Pastor Appreciation Month in 1994, reminding congregation that it was biblical and proper to honor their pastoral staff and pastoral families throughout the year. So, noong 1994 pa pala nagsimula itong activity, itong mga pastor na sinaselebrate natin every October. So, ang goal po nito is, our goal is that every pastor, including staff minister and his or her family, would feel appreciated by those they serve. So, ang goal talaga ng Pastor Appreciation Month is i-appreciate yung mga nagsiserve po sa atin. To assist congregation, so, meron silang binigay na mga tips. Una dito ay talagang mag hindi na anong tawag doon? Ayun. Ang ating oras, alas 4:10 ng hapon. So, sana yun tayo kanina. Song natin. So, mamaya, bibigyan ko po natin i-appreciate yung ating mga pastor. Ito po muna ang kantang Kay Jesus Parit, Puri 22. Ang masusumpungan
minsay may kalungkutan, minsay may pangamba, walang katiyakan at okay sa Diyos tuning sa Radio Show. 4:40 ng ating oras. Tips, ipagpatuloy lamang po natin sa next natin na program. I mean, sa next natin. Tips. Kasi konti na lang yung oras natin. 7 ways to bless your org. So, ngayong October, kailangan natin i-appreciate yung ating mga pastor through bigyan po natin sila ng mga encouraging word. Kasi palagi share makabuluhang salita. Salita ng ating Panginoong Jesus. So, ngayong month, tayo na din naman po yung magbigay ng time at magbigay ng mga pastor to give them a gift. Ano ba yung nakita mo na need ng iyong pastor? Pwede mong bigyan siya ng gift, personal gift, or
book ba or ano bang mga gusto mong ibigay sa iyong pastor? Give hospitality. So, invite mo sila pastor at saka yung family niya na pakainin sa inyong bahay. Or siguro, invite niyo po sila. Lutuan niyo po sila. Or kasi bawal pa naman party siguro ano kayo na lamang po yung magluto at ihatid niyo po doon sa parsonage or sa bahay nila pastor. And number 4, give act of service. So instead na si pastor pa yung gagawa, ikaw na lamang yung gagawa, mag volunteer. Kasi sometimes no, basta Sunday, parang lahat na lang kay pastor. Sa kanya yung opening prayer, song leader. Napakahirap naman nun, no? Siya pa yung magsisay ng word. Kawawa naman po si pastor. So, ikaw po ay mag-volunteer. Pastor, ako na lamang po yung gagawa nito. Kasi, alam nyo, masaya yan sa part ng pastor na ikaw po ay nag-volunteer para gawin yung dapat niyang gawin sana. And give time away. Bigyan niyo po sila ng time sa ano, mag-vacation. Kung para na lang yung nakatayo dyan, sabi like, muna yung ano, mag-take charge. Ayun, pwede din. Bigyan niyo sila ng vacation leave. And also note, yung verses, alam nyo, ang ating mga pastor, sa totoo lang, kailangan din nila yung ano, lamang po sila yung palaging nagsishare ng mga verses. Kailangan din nila yung words of encouragement, yung mga verses na hindi sa kanilang mga bunganga maririnig, but galing po sa inyo. Talagang masisiyan po yan si pastor. And also, give encouragement his wife. Alam nyo, minsan nane-neglect sa pastor's appreciation yung pastor's wife na sometimes sila po yung palaging nagdadala ng burden. Diba? Minsan, sila yung maiwan sa bahay. Kailangan din nila ng encouragement. Kaya, hindi lamang po si pastor yung encourage nyo po, pati din po yung wife ng pastor. So, yun po muna yung mga tips na ibigay po natin ngayong Pastor Appreciation Month. I hope na meron ka talang gagawin to bless your pastor. Hindi lamang po tayo yung palaging binibless, but also, let's take time to bless also our pastor. Ngayon, dadako na po tayo sa ating prayer time. Pag-pray po natin ang ating mga pastor. Tayo po'y manalangin. Dakila at mahabagin naming Ama, salamat po Panginoon dahil kayo po ang aming Diyos na hindi nagpabago, hindi po nagkukulang at andyan po palagi na patuloy na bibigay ng biyaya. Po Panginoon dahil sa buong linggong ito, kayo po ang Diyos na nag-provide ng aming mga needs, nag-sustain po sa amin. At salamat po Panginoon sa hapon na ito dahil na-remind niyo po kami ng inyong salita na dapat po namin i-honor, yung mga servant niyo po na ilagay niyo po sa bawat churches upang po ng inyong ministeryo, Panginoon. Kaya salamat po, O God, sa iyong sapat na biyaya sa bawat isa sa amin, sa iyong dakilang katapatan, sa iyong pagmamahal, at dakilang pag-ibig sa bawat isa. Indeed, na
na-experience po namin ang inyong pagmamahal dahil po sa aming mga pastor na walang sawa pong nag-encourage, walang sawa pong nananalangin sa bawat isa kung ano po kami ngayon, kung paano po kami nakakilala po sa inyo dahil po yon sa mga ginamit nyo po na mga shepherd, na mga pastor, na mga spiritual leaders po namin. Dahil sila po ay walang o hindi po sila nagsasawa na bahagi. Dalangin po namin sa lahat po ng mga pastor, tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng lakas, encourage niyo po sila, Panginoon. Give them love, give them joy, give them peace, Panginoon. At tulungan niyo po kami na magiging instrument din po kami na sila po ay ma-encourage, sila po ay ma-appreciate, Panginoon, lalo na po ngayon sa buwan na ito. Salamat na ang bawat isa ay i-celebrate po talaga nila itong Pastor's Appreciation Month upang i-affirm, upang i-honor, masalamatan ang aming mga pastor. Dalangin po namin sa aming mga pastor, Panginoon, siguro yung iba na sa mga pastor, mga sakit po, I pray, Panginoon, na ikaw po yung magpagaling sa kanila. Hipuin niyo po, Panginoon, ang kanilang sakit at karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, at patuloy niyo pa po silang gamitin, Panginoon, na marami pa po ang makakilala sa inyo. Inspire niyo po sila, encourage niyo po sila na sila po ay magpapatuloy kahit anuman pong pagsubok, lalo na po ngayon gitna ng pandemic, ang iba pong mga pastor ay nag-a-adapt pa po dahil we are in a new normal at ang iba pong mga panambahan ay through internet na po. Kaya tulungan niyo po ang mga pastor, i-provide niyo po yung mga needs po nila. At dalangin din po namin sa mga pastor din po malayong lugar or yung mga nagmamission po, yung mga missionaries po namin, yung mga evangelist po namin, tulungan niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, not only them, Panginoon, but also their family, their children, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng kanilang pamilya. I pray that you will continue to use them, Panginoon. Extend your territory, Lord, kung saan man po sila nilagay niyo po, kung saan niyo po sila nilagay na church. I pray, Panginoon, na yung truth lang po talaga yung kanilang sabihin, and let your words be their words, Panginoon, at let your word, Panginoon, ang talagang kanilang i-share, Lord God, ang katotohanan. Dahil sabi nga po, ang katotohanan ay magbibigay po sa amin ng freedom. The truth will set us free, O God. Salamat, Panginoon, sa aming mga pastor. Indeed, they are a blessing to us, Lord God. Thank you for using them, Panginoon. Thank you na hindi po sila nagsasawang manalangin, hindi po sila nagsasawa, Panginoon, na mag-encourage. Sila po ay patuloy na nagpapagamit sa iyo. Kaya ibalik niyo po sa kanila siksik, liglig at umaapaw na mga pagpapala. Kung ano man po yung blessing na ibinigay nila po sa amin, I pray, Panginoon, na pagpalain niyo po sila, Panginoon, kasama ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ng kanilang mga kamay, pagpalain niyo po, O God. Salamat sa kanilang mga buhay. At Lord, pray sa mga missionary and also dito din po sa FEBC. Salamat dahil ginamit niyo din po, Panginoon, ang bawat isa na maibahagi po ang inyong salita. At dalangin ko po, Panginoon, na talaga yung salita niyo po ang maipahayag. Ang katotohanan po dapat ang maihayag, Panginoon. Lalo na po sa mga malalayong lugar na hindi man po maabot ng mga pastor. Salamat na through
FEBC through this radio station, the ex mga tao at magkaroon din po sila ng kaligtasan. Ko din po, Panginoon, sa mga kaibigan po namin ngayon na nakikinig, anuman po ang kanilang mga hinaing, anuman po ang kanilang mga problema, tulungan niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo po silang pabayaan. Sabi nga po ng inyong salita, Ikaw po ang Diyos na hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pababayaan. Kaya dalangin ko po, anuman po ang mga pangangailangan ng bawat isa, Ikaw po yung mag-provide. Financially man po, physically man po, emotionally, Ikaw po yung mag-strengthen, Ikaw din po yung mag-comfort sa bawat isa na nakikinig ngayon. Sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sa nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, dalangin ko po na Ikaw po yung maging sentro ng kanilang relasyon. At sa lahat po, Panginoon, na nakikinig ngayon, thank you so much for their life. Sa aming mga partners, prayer partners, supporters, thank you na Ikaw po yung mag-bless sa kanila. Dalangin ko din po, Panginoon, yung sitwasyon namin ngayon. Because of naapektuhan, Father, that you will intervene, Panginoon, Ikaw po yung mag-bless, lalo na sa aming mga frontliners, tulungan niyo po sila, give them strength, Panginoon, that you will continue to serve, Lord, lalo na yung hawaan po. Pray for your comfort and let it be, Lord, na ito po yung way, Panginoon, na sila po ay manalig sa inyo, sila po ay magkaroon ng kaligtasan, sila po ay lumapit po sa inyo, Panginoon. Dalangin ko din po yung mga may sakit sila dahil Ikaw lamang po ang Diyos, Panginoon. Ikaw lamang po ang Diyos, our great doctor. Sabi nga po sa inyong salita, by your wounds we are healed. Kaya po, sa inyo lamang po kami manalig, sa inyo lamang po kami magtitiwala. Salamat po, O God, sa inyong salita, sa inyong mga reminders sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po lahat ng nakinig ngayon. All glory and honor belongs to your name, in Jesus' name. Amen. Ayan, kaibigan, ang ating oras, alas 4:28 na po. Salamat po sa inyong pagsama dito po sa ating programang Papuri Radio Show. Ayan, hello po sa mga nakikinig via FB Live. Kaso nga lang, hindi ko makita dito natin kung sumama sa atin via FB Live. Ayan si Tita Chris. Salamat po sa inyong pakikinig, Tita. And also, happy Pastor's Month. Kayo po ni Pastor Alvin. At sa lahat po ng pastor, sa aming pastor din po, kay Papang Ariel Yawan, kay Mamang Lenny, kay Pastor's Month, and also sa aking mga teachers sa Bible School. Ayan, happy Pastor's Month. At sa lahat ng mga pastor na nakikinig ngayon, thank you so much. God bless po sa inyo. And sa iyo, kaibigan na nakinig ngayon, thank you so much. Hello kay Ate Evelyn Funticha, kay Ate Mirna. Salamat po sa pakikinig and also sa lahat ng mga kaibigan natin out Central Mindanao. So much. God be the glory. Happy Pastor's Day. Ako po inyong kaibigan, iyong kapapuri, Miga Jen Robles, na nagsasabing sa Diyos ang papuri. Enjoy your weekend po. God bless.
change.